Photocopy ng ORCR. Paparin nyo tayo ngayon ng registro ni ADV-160. Ngayon na kasi yung schedule niya. Malalaman nyo yan sa last digit ng plate number tsaka yung second to the last digit. Bago tayo dumiretso ng LTO, syempre kukuha muna tayo ng insurance. Wala ko kumuha sa Mlulir or Cebuana. 300 pesos lang kasi yung insurance doon kasi may plaka na tayo. Pag halimbawa wala pang plaka yung motor nyo, MB file pa lang, sa labas kayo kukuha ng insurance. Siguro around mga 600 ganon. Or may mga mura, may 400 last time na kumuha ko. So kaya nagpa-print din ako ng dalawang copies ng ORCR ko kasi kailangan ng insurance yon. Isang copy ng ORCR. Kukuha tayo dito ng insurance. So, Mlulir. Motorcycle 296. Bad news, hindi raw nagpa-process yung system nila. Nag-error yung authentication. So doon lang tayo kukuha ng insurance mismo sa emission inspection sa PMVIC. Medyo mahal nga lang, siguro mga 600, 500, ganun. Sayang no, imbis na nakaless tayo ng bayad. Wala, ganun talaga. Wala tayong choice. Private Motor Vehicle Inspection Center. Dito tayo kukuha ng insurance. Tapos, diretso na ng emission inspection. Dito na rin. Yun yung kailangan nating requirements para makapagparinyo tayo. Bago tayo pumunta ng LTO, papasa natin yun. Parang nasa inspection. Emission natin, tapos insurance 550. Diretso na tayo doon sa yung registration fee naman. Medyo nagkamali lang sila, akala nila paso. So nagdoble, pero nirefund naman nila yung sobra, 360. 200 plus lang yung binayaran natin. Bro, salamat ah, wala na ako. Baka meron kayong babatiin. Babati ko yung lahat naman. Binabati ko nga pala yung asawa ko, napaganda. Bro, salamat ah. Nakomento ko na lang sa inyo yung nangyari sa pagpaparenyo natin. Doon ko na pinrocess lahat sa mismong PMVIC, pwede doon eh na lahat na. Doon ay paprocess lahat. So bali, ang kailangan nyo lang dalhin is photocopy ng ORCR. Tapos bigay mo lang doon sa PMVIC. Tapos magbabayad ka na para doon sa emission inspection. 560 pesos yung bayad. Tapos after noon, hintay ko na lang na ako na yung nasa pila. Tapos in-inspect na, tapos sa emission yung motor ko. Tapos after naman nung emission inspection, kinuha ko na yung pinaprocess ko na insurance. Presyo naman ng insurance nila is 550 pesos. Hindi kasi tayo nakakuha ng insurance doon nga sa Mlulir kasi naglo-loko daw yung system nila, nag-error. Pero okay lang din kung doon na kasi one-stop shop na. Doon na lahat, doon mo na siya ipaprocess. After kung makuha yung result nung emission inspection tapos yung insurance ko, okay na. Dumiretso naman ako doon sa LTO processing nila, doon na rin mismo. Ngayon yung LTO processing nila mayroong parang convenience fee na 100 pesos, ganun ang presyo. Pero kung halimbawa gusto nyo na kayo mismo ang mag-process doon sa LTO, sa main, pwedeng dalhin nyo doon tapos wala na nung convenience fee. Kaya hindi ko na dinala doon kasi usually ang haba ng pila doon eh, matagal ako naghihintay. Doon kasi sa may mismong PMVIC, konti lang yung nakapila, wala pang 30 minutes nakuha ko na yung ano ko eh, yung registro ko. Tapos yung presyo ng registration fees nasa 200 plus. Although yun nga, nagkamali sila, ang nai-encode nila doon is paso yung registro. So bali na doble yung MVUC na supposedly dapat 240 pesos lang, naging 480, tapos merong yung paso na fee, yung parang 120 pesos. Ngayon kasing araw na to, ito yung last day ng schedule ko ng registration. Kung kinabukasan ako nagparehistro, paso na talaga. Pero ito yung last day kasi, 21 ngayon eh. So, third week of March. So, ngayon, ang ginawa ko, bumalik ako doon, tapos sinabi ko sa kanila na hindi pa paso. Ang ginawa nila, nirefund na lang nila yung sa fee na late registration tapos yung kalahati ng MVUC. So bali ni-refund nila yung 360 pesos sa akin. Pero hindi na nila binago yung sa
registration. Kasi parang nakapasok na yata sa system, siguro inabonohan na lang nila yung napasobra na singil. So bali ang nagastos ko siguro around 1,300 pesos siguro. Kumpitin ko na lang mamaya. Tapos plus lang yung 100 pesos na convenience fee na pwede ka umupo sa sofa, tapos konti lang yung pila, pwede ka manood ng TV. Siguro yun yung convenience fee nila para chill-chill ka na lang. Tapos binanggit din pala sa akin ng tropa natin doon na inspector na pwedeng online mo gawin yung registration sa LTO portal, yung sa mismong registration, vehicle registration. Pwede palang ikaw na yung mag-process basta meron kang GCash. Yun yung GCash na lang yung payment. Tapos syempre kailangan mo pa rin ng emission result na pasado ka, saka syempre insurance. Pero dapat doon ka sa kanila magpapaano, emission at inspection. Hindi ko lang sigurado ako kasi hindi ko pa na-check yung system eh, kung paano talaga yung sistema. Yung kapag ikaw mismo yung mag-paprocess. Pero para sa akin okay lang din na sa kanila mo na lang ipaprocess para chill-chill ka na lang doon. Hintayin mo na lang tawagin yung number mo, yun lang naman. Parang dagdag ka lang na 100 pesos. Kakaupo ka na sa sofa, tapos konti lang yung pila, tapos makakapanood ka pa ng TV. Depende na sa inyo kung anong mas convenient sa inyo. Pwedeng dun din, rekta na ng LTO para wala na kayong babayaran na convenience fee. Naka-renew na tayo kay ADB 160.